A pleasant day to each and everyone, and welcome to Eljor One North, composed of Eljor Unified Commonwealth, Sangandaan, Caloocan, Malabon, and Bagong Silang. We are blessed to have you join us. Eljor One North is part of the worldwide Lord Jesus Our Redeemer Churches. We meet every Sunday for our worship services. If this is your first time to join, we request you to leave a comment and like our FB page so we can reach out to you and welcome you to the family. As we are about to begin our online worship service, we encourage you to have your Bible as we learn more about God together. Again, welcome to Eljor One North. We begin in exactly 5 minutes. God bless us all. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wing you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation.
Lord. And Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, for this afternoon, Lord God, that you have given us, Father God, Lord. Hayaan mo, Lord God, na bawat sa amin, Lord God, that as we start to give you praise and worship, Lord God. Lord, hayaan mo, Lord, na bawat sa amin, Lord God, that we give you praise, Lord God, with all our hearts, Lord God, with all our songs, Panginoon. And Lord, Father God, Lord, anyone who is listening to this music, Lord God, hayaan mo, Lord God, if they need the healing, Panginoon, let them be healed, Father God, Lord. If they need, Lord God, provision, Lord God, Lord, provide for their needs, Father God, Lord. If they need protection, Lord God, protect them, Lord God, from all the viruses, Lord God. Not only Hallelujah, Panginoon. And Lord, Father God, Lord, we give you praise and worship. Come and just sing. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord.
Oh Lord God, as we praise you and as we worship you, Lord God, let you be our Messiah. Thank you.
Blessed Sunday to each and every one of you, and welcome to our Sunday Fellowship. Tayo po ngayong hapon ay mulugod na natitipon-tipon, especially here in North District, na tayo po mga magkakapatid sa Panginoon ay patuloy po nagpapalakasan. And ito na nga po ang isa doon sa atin pong pagsasama-sama, maging tayo man po ay hindi physically magkakasama, but online, tayo po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa kadakilaan ng ating Panginoon. At during the last few weeks, tayo po ay nagsimula ng ating pong bagong series entitled Hope Rising, na kung saan nakita po natin kung paano pong gumagalaw at kumikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin na mga mananampalataya, at ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng pag-asa. And ngayon pong hapong ito, we are about to conclude our series, at ang atin pong pamagat na ating pong pag-uusapan ngayon is all about blessings. And bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa kadakilaan mo at patuloy na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At sa amin pong pagsasama-samang pag-aaral lang yung salita, hayaan mo po na ito'y maging buhay sa amin. Ito po ay maging patotoo at ito po ay mangusap at baguhin ang aming mga kaloob-looban, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang siyang patuloy na may taas. Ang pangalan mo po lamang ang mabigyan ng papuri at pagsamba sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, aming Diyos. Amen at amen. Alam niyo po, sabi ko nga po, tayo po ngayon ay mag-conclude ng ating pong series na titled po ay Hope Rising. Pero alam niyo po ba, that even as we end this, meron pong bagong dating na bagyo sa atin pong bansa. Ito po ay naramdaman natin a few days ago. Ang pangalan niya po ay Ambo, or Vong Fong, ang kanyang international name. No? At alam naman po natin that even right now, tayo pong lahat ay nakakaranas ng COVID pandemic, na kung saan napakarami pong apektadong tao, and we are inclined to stay at home. No? Yan po ang pinakabuti natin gagawin. So, saan po tayo lulugar? Alam natin na marami pong nasalanta na naman ng panibagong bagyong ito.
na si Ambo. At the other end of the spectrum, nandyan naman po ang pandemic. Buti na lang po ngayong umagang ito ang pag-uusapan natin. It's all about blessings. Blessings in Christ. Kaya samahan niyo po ako sa atin pong sama-sama na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ba ang salitang blessing? Sabi po nila ang blessing daw ay nangangahulugan ng favor of God and His protection. Pero kung atin pong titignan, saan po ba unang ginamit ang salitang blessing or blessed sa Bible? Ito po ay walang iba kundi makikita po natin in the book of Genesis. No? In, it's in verse 1, in chapter 1, chapter 22, sabi po doon, "And God blessed them saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the sea, and let the birds multiply on the earth." Nakita po natin doon sa binasa natin that as God created, yun pong kanyang mga sea creatures, and at the same time, the birds of the air, ito po ay kanyang binless, at after pong i-bless ng Panginoon, ito po ay meron siyang ibinigay for them to become fruitful and to multiply. At muli ito pong katagang ito ay inulit ng Panginoon when He created man and woman. Ito po ay makikita natin in Genesis 1:27-28. Ang sabi po doon, "So God created man in His own image, and in the image of God, He created him male and female. And God blessed them and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it." So muli po nakikita natin, after po ng blessing ng Panginoon, ay kaakibat po noon ang being fruitful and being able to multiply. At ano pa po ang huli pong pagkagamit ng salita pong blessed in the book of Genesis? It says in Genesis 2, verse 3, that God blessed the seventh day and made it holy because on it, God rested from all His work that He had done in creation. So, again, ibinless po ng Panginoon ang seventh day because on it, siya po ay namahinga. Sa tatlong bagay po ang makikita natin na pinapatungkulan po ng salitang blessing. Unang-una, ito po ay being fruitful. Akibat po nito ang pagiging fruitful, being able to multiply, and at the same time, being rested in the presence of God. Ngayon pong araw na ito, as we conclude our series, join me also as I read the book of Philippians, chapter 4, 10-20. And it says, "I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I am speaking in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Yet, it was kind of you to share my trouble, and you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts that you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God, and my God will supply every need of yours according to His riches and glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen." Dito po sa ating pong talatang binasa, meron pong mga ilang principles tayong matututunan sa sinulat ni Pablo. Ano-ano po ba ang mga ito? Unang-una, able to give. Alam niyo po, ang mga Philippians or Philippi, ay sila po ay mga taong talagang hinipo ng Panginoon, and they were really inclined to give. Tignan po natin ang mga ilang halimbawa sa talatang atin pong binasa. In 14, it says, "It was kind of you to share my trouble." Na hindi lamang po nila kasama ang ministeryo ni Pablo sa physical na pamamaraan, kundi maging po sa financial. And sabi po lang sa verse 15, "No church entered into partnership with me in giving and receiving except you only."
na tanging ang Church of Philippi lamang po ang naka-partner ni Pablo in his ministry. And sabi po sa verse 16, "Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once again." And in 18, it says, "I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent me." So dun po sa mga nakita nating talata in the Bible, napakarami pong instances na pinakita ang kaparaanan ng pagbibigay ng mga taga-Filipos, at sila po ay nagbigay unang-una po ng kanila pong time, ng kanilang talent, at ng kanilang treasure. Alam niyo po, hindi po madali ang hanapin ang isang tao during that time or puntahan siya from one town to another. Napakahaba po ng mga lakbayin during that time. At ito pong mga taong ito ay talaga pong nagtlaan ng kanilang oras upang talagang hanapin si Pablo at ibigay sa kanya ang kanila pong mga kaloob, no, para po sa man of God. Pangalawa po, they gave their treasure. I believe po na ito pong simbahang ito ay hindi rin naman po ganun kayaman, pero hinipo po ng Panginoon ang kanilang mga puso. That's why they were able to give. They were able to give pimpong kanilang mga treasure o mga pag-aari na meron sila, dahil alam po nila that as they gave to the ministry of Paul, that they are giving primarily to God. No? At pangatlo po, talent. Alam niyo po, they sent out a talented man in the name of Epaphroditus. Ito pong si Epaphroditus ay kilalang-kilala ni Pablo, at sa pinatungkulan niya nga si Epaphroditus na ito po ay brother in Christ. Ito po ay kapatid sa Panginoon, at ito po ay kasama niya din po the fellow soldier in Christ, a co-worker. Isa rin po siyang mensahero or messenger in the presence of God, at siya rin po ay minister and at the same time caregiver para po kay Pablo. At napakarami pong mga instances din na ito pong as Epaphroditus is mentioned in the book of Philippi. At makikita po natin that there was even a time na siya po ay he felt ill and even close to dying, pero siya po ay patuloy na nag-endure, at napakarami pong talento na pinagamit po ni Epaphroditus for the glory of God. And ako po, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, I believe that God wants also to use us as a channel of blessing, na tayo po ay maging daluyan ng pagpapala para sa napakaraming tao dyan po sa labas. Question to you right now, ikaw po ba ay depressed? Ikaw po ba ay nalulungkot? Well, my answer to you is to stop looking into yourself and to start looking outside. Pag tinignan po natin, marami tayong makikita na naapektuhan ng bagyong nakalipas. Marami po tayong makikita na makapatid natin that even up to now ay nangangamba kung saan po nila kukunin ang susunod nilang kakainin. Di ba po, tayo po ay mga hinipo at tinatch ng ating Panginoon. And we could not help but give out to those people. Hindi lamang po yan. We could also spend our time. Time to pray. Simulan po natin ipanalangin ang atin pong mga kapatiran, ang atin pong bansa, ang atin pong mga kapatid sa pananampalataya. At tayo po ay patuloy rin na mag-spend ng time, katulad po ng ginagawa natin ngayon, that we are watching online, spending our time with our family as we are focused on the Word of God this afternoon. Pangalawa po, ang atin pong mga talent. Tayo rin po ay pwedeng pong magkaloob ng atin pong mga talento sa Panginoon. Alam nyo, in order for us to be able to bring this broadcast to you, ay meron po mga tao na ginagamit ng Panginoon Diyos who are truly laboring for Him. Mga tao po that are doing the praise and worship recording, at yun po mga nag-edit po ng pinapanood nyo ngayon, na this doesn't come easy. Ito po ay mga bagay na pinaghihirapan ng mga tao that are dedicating not only their time, their talent, and even their treasure. Kaya tumingin tingin po tayo sa ating mga paligid, mga kapatid, at makita po natin that as we have the capacity to give, no, tayo po ay tunay na pinagpala ng ating Panginoon. Kaya nga po sinabi rin ni Apostle Pablo sa mga taga-Philippians in verse 17 of chapter 4, "Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit." Na nakikita po ni Pablo at gustong-gusto niya na ang mga taga-Philippi or Church of taga-Filipos nga po ay makaranas po ng fruit
na nag-uumapaw para po sa kanilang benefit. At ito po ang magandang bagay, mga kapatid, na sabi nga po, tayo po ay nagiging channel ng blessing. Tayo po ay nagiging daluyan ng pagpapala na habang tayo pong mga mananampalataya o ikaw na nakikinig ng mensahe ito ngayong umaga ay patuloy na hinihipo ng Panginoon. Alam niyo po, hindi tayo magkukulang. And my God shall supply your needs. Yun po ang sinabi na sa salita ng Panginoon natin pong binasa a while ago. He's going to supply our needs according, no po, according po to His riches in glory. Gaano po kayaman ng Panginoon? Sabi po in the Word of God that He owns 1,000 hills. Ang lahat po ng bagay na nakikita natin, na nararamdaman natin here on earth physically, ay pag-aari po ng Panginoon. At sabi, He will give out our needs. Yun pong ating mga needs. No? And sometimes po, even our wants ay pinagkakaloob din po sa atin ng Panginoon Diyos. And what a great God we have because we have the blessing in Him. Pangalawa pong blessing na principle na atin pong makikita sa atin pong binasa is the blessing of being content. Be content. Yan po ang sabi sa salita ni Pablo. Marami po sa atin, especially now, ang hindi po nakakontento sa mga bagay na meron tayo. Madalas ang iba sa atin siguro sinasabi na lagi na lang delata ang aking kinakain. Ay, ano naman po? Diba? Mas mabuti ng delata ang kinakain mo kaysa sa wala. Ang iba po sa atin, even before this COVID began, ay marami po sa atin ay nagtatrabaho or sa atin ay may mga nagbi-business and we have been longing to have that long overdue vacation pero naisip mo na halos abos mo na ang vacation leaves mo and you are itinatalaga mo na ito para sa Christmas season. No, and all of a sudden, biglang, eto po, we have the new normal and we are stuck in our homes. We have this really, really long vacation at hindi naman natin ma-enjoy ngayon. Gusto naman natin lumabas at tayo po ay kating-kating na magtrabaho muli. Karamihan sa atin, yan po ang gusto. Lagi po tayong walang kakontentuhan or wala po tayong kapanatagan. Sabi po sa verse 11 in what we read, I have learned in whatever situation I am to be content. Ano po ba ang sitwasyon na meron tayo ngayon, mga kapatid? And are you really being content? Sabi po sa salitang binasa natin, I have learned. Natutunan po ni Pablo na maging kontento. Sabi niya, and sabi niya po sa verse 12, I know how to be brought low and I know how to abound. Na si Pablo po mismo ay nakaranas nang siya po ay saganang sagano, especially nung siya po ay very high in his position as a Pharisee, at siya rin po ay nakaranas nang siya po ay lugmok na lugmok na habang siya po ay nakakulong, he was imprisoned, siya po ay nasubukan niyang batuhin, naranasan niya rin po na siya ay alipustain at tuyain ng mga tao, siya po ay nakaranas ng beatings, ng paghahampas, siya po ay nakaranas na ma-shipwreck, and almost to the point of dying. Siya rin po ay nakaranas na magutom at mauhaw for the glory of Christ Jesus our Lord. So kung baga po, wala tayong pwedeng ipagmalaki kay Pablo sundod po sa mga paghihirap na naranasan niya sa buhay niya. But in spite of that, sinabi niya po, in any circumstance, sa lahat po ng sirkumstansya ng kanyang buhay, natutunan niya na siya po ay maging content. Alam niyo po, contentment, it doesn't come naturally. Ito po ay isang bagay na natututunan, katulad po ng natutunan ni Pablo, ito po ay bagay na pinag-aaralan. Parang katulad din po in driving, hindi mo ito automatic na kabisado ka agad. It takes time. It takes time, mga kapatid. At ito po ang gusto sa atin ng Panginoon, that in whatever situation we are in, we need to be content. Hindi po sinasabi sa atin ng Panginoon for us to become complacent or lazy. Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. Because even Apostle Paul said that I haven't even attained it. I press on towards that goal. Ayan din po ang prinsipyo ni Pablo. No, ayaw po sa atin ng Panginoon yun na tayo po ay maging lazy and complacent. But on the other hand, ang gusto po ng Panginoon sa atin is that we get to do our very best in each and every circumstance na nasaan po tayo. And as we get to do that,
we rest assured on God that He is sovereign sa anuman pong magiging outcome ng atin pong ginagawa. So ayun po ang gusto ng Panginoon. Another thing that God is teaching in 1 Timothy naman po 6 up to 10, it says, but godliness actually is a means of great weight, of great gain when accompanied by contentment. Kapagka tayo po ay merong contentment sa ating buhay, no, ito po ay malaking kapakinabangan upang tayo po ay patuloy po na maging godly sa ating pong buhay. And sabi sa verse 7 of 1 Timothy, for we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. Ipinanaw na po tayong wala, pero tayo din po ay aalis sa mundong ito. Nawala rin po. Sabi na nga po, we have been formed in the image and likeness of God. But at the same time, tayo din po is made out of dust. We are made out of nothing. And kung ano po ang ibigay sa atin ng Panginoon, we just need to be content of it. At sabi po sa verse 8, if we have food and covering with these things, we shall be content. Ikaw po ba ay mayroong pagkain ngayong araw na ito? Ikaw po ba ay kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay? Ikaw po ba ay healthy? Ikaw po ba ay nakapagpuri sa Panginoon? Then, that is already a way for you to be content. Huwag na po tayong maghanap ng mga iba pa pong bagay that would satisfy our wants. Alam po niya po, sabi po, that as we get to concentrate on the things that we have, mga bagay po na meron tayo, we get to see and realize that we actually have more. We actually have more. But on the other hand, kung atin pong tutuon ang ating pansin sa mga bagay na mawawala tayo or sa mga bagay that we just want, we would always realize that we never have enough. Kahit ikaw pa po ang pinakamayamang tao sa mundong ibabaw, if wala ka pong contentment, for sure, you would always be longing for more and more. Alam mo po ang sabi? Sabi po doon sa 1 Timothy pa rin in verse 9, but those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. Na kung tayo po ay hindi po sanay sa nakumbawa po ng mga riches, we are easily tempted. Tayo po ay maari pong magkaroon ng mga foolish decisions at maari pong ito maging daan upang tayo po ay papunta sa destruction. And ayaw naman po natin yan, mga kapatid. And sabi in verse 10, the love of money is a root of all sorts of evil, and some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many grief. Alam niyo po, mga kapatid, money in itself is not bad, but the love of it is. Yun po ang ugat ng lahat-lahat ng mga evil. Sabi nga po, even families fight over it. Yun pong mga ari-arian, mga mana. At marami po sa atin ang hindi po kaya na ipagpalit ang kayamanan. Ito pong parandalian, mga bagay dito sa mundong ito over the richness of Christ Jesus our Lord. Diba po? At sabi din po sa Hebrews, keep your life free from love of money and be content with what you have. No, ito po again, keep your life free from the love of money and be content with what you have. Ano po ba ang bagay na meron ka? Ano po ba ang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? For He has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? At dito po dumarating yung pong pangatlo pong prinsipyo na nakita po ni Apostle Paul. For in verse 12 he said, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Alam niyo po kung bakit na-endure ni Apostle Paul yun po mga hirap, mga sufferings and beatings na naranasan niya. It is because He had Christ. You know niyo po, third principle is Christ Jesus at the center. At the center of it all,
sa kalagitnaan po ng lahat ng mga bagay na pinagdaanan at pinagdusahan ni Apostle Paul, nakikita niya po ng lahat ng ito ay ginagawa niya for the glory of Christ Jesus, His Lord and Savior. At kung wala man pong ibang bagay na ipagkaloob pa kay Pablo, maliban po sa salvation, then that would be enough. Christ would be enough. It says po in 2 Corinthians 12:8-10, "Concerning this, I implore the Lord 3 times that it might leave me." Ito po yung kanyang thorn in the flesh. "And He has said to me, 'My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.'" Ito po ang pinangako sa kanya ng Panginoon. And I believe ito rin po ang pinapangako ng Panginoon sa kanya pong mga mananampalataya right now. That if we have Christ Jesus, siya po ay sapat na. At ang grasya ng Panginoon ay sufficiente na para po sa bawat isa sa atin. And that His power, ang kanya pong kalakasan, is perfected in our weakness. "And most gladly, therefore, I will boast about my weaknesses so that the power of Christ Jesus may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distress, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong." Wow! Napakaganda po itong binasa natin na the main reason or focus of Paul is for the sake of Christ Jesus. Nabaliwala po ang lahat ng mga paghihirap na kanya pong pinagdaraanan, ang kanya pong mga persecutions, because he is focused on the things that are from above. At nakikita niya po na ang Panginoong Hesukristo ang siyang nagbibigay sa kanya ng kalakasan sa mga panahon ng kanyang kahirapan. At panghuling-huli po, isa pong bagay na natutunan din po ng mga Philippians, ng mga people from Philippi, is that they decided first and foremost to believe in the Lord Jesus Christ. That as Paul preached to them, sila po ay naging kabahagi ng samahan ng Panginoon. Sila po ay nanampalataya sa Panginoong Jesus. At ito rin po ang isa pong importanteng bagay na kinakailangan po natin. And it might be that right now, meron po sa atin dyan na nanonood ng live streaming na ito, na po, na wala ka pang relasyon sa Panginoon. Well, mga kapatid, this is your day, because God said in His Word again in Matthew 5 verse 6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Kapatid, if you're listening this message for the first time, ikaw po ay tunay na pinagpala ng Panginoon. If you have truly been hungering and thirsting for the presence of God, then this is your time. All you need to do is accept Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior. Nakatulad din po ng ginawa ng mga maraming tao in the past, na sabi nga po, our hearts would continue to become restless. Our hearts would continue to become longing up until we get to the presence of our Lord Jesus Christ. Kapatid, ikaw ba ay nakakaranas ng restlessness ngayon? Ikaw ba ay napapagod? Kapatid, gusto kang kausapin ng Panginoon ngayong araw na ito. For this is your time to decide. Amen. And isa pa pong bagay, sabi nga po, we have a vacuum in our hearts, a God-shaped vacuum that only He can fill. Ano man pong bagay ang paghanapan mo for you to be able to satisfy or fulfill your need, it would not suffice, believe me. Tanging ang Panginoong Jesus lamang po ang sufisyente para sa ating mga pangangailangan. And if we have Jesus Christ, He is enough. If we have Jesus Christ, we would be able to give generously, and we would be able to give more of ourselves. And if we have Christ, then we can be content anuman pong kalagayan o estado natin sa ating buhay. Should you join me in prayer this afternoon? Lord God, just pray for the people, Panginoon, who are listening today. Just pray, O God, na kung sila po ay wala pang relasyon sa iyo, Panginoon,
Lord God, they want to feel your majesty. They want to feel your power, God. They want to feel your changing power in their lives. Lord God, just begin, Lord God, to meet them right now. And ikaw, kapatid, ay just answer the call of God and say to yourself that, Lord Jesus Christ, I surrender my life to you. I surrender everything to you. I open up my life and I accept you as my personal Lord and Savior. And that, Lord God, this afternoon may continue to move in me, change me, and that you be my Lord, King, and Savior. I thank you, dear Lord. In Jesus' name I pray. Amen. At kung ngayon po ay ginawa mong panalangin ng panalangin na yan, I believe that the Lord Jesus Christ has truly met each and every one of you. At ngayon pong hapong ito, as I close, let's all understand that through Christ, our joy is multiplied from within by what He did on the cross and is continually doing in my life. I can continue to give glory to Him. And as we stand on His promises, we find hope, we find meaning. And when we are tired and longing in Him, we find peace and we find rest. Oh, what blessings I received! I can come to Him rejoicing and thanksgiving because He is my Lord, my Savior, and my King. God bless you, po. Lord God, Lord, we thank you, Lord God, for the word that you have given us, Lord God, today. Continue, Lord God, to speak to our hearts, Father God, in Jesus' name. Oh God, Jesus, Christ is my reward in all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every child, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough. My only know, my joy, my salvation. Oh, and this hope will never fail. Heaven is our home. Oh Lord, through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, oh, oh, oh Lord God, oh Jesus, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back,
no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Oh Lord God, Father God, Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, in Jesus.